Hello guys, andito na naman ang inyong kapatid na si Kamayo ako. Ngayon ipagpatuloy natin ang ating Microsoft Access Fundamentals series. Yung series number 3, our previous topics, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa paggawa ng tables. So ito yung ginawa nating tables. Ito yung category. At saka ito naman yung records. So, ulitin ko para bago tayo mag-proceed ay kahit papaano may meron tayong matandaan. Ito siya, itong patuloy kong inulit-ulit. Itong horizontal, ito yung tinatawag na records. Ito siya. Meron siyang kanya-kanyang ID or unique ID. Ito siya. Ito yung mga list of records or records. At ito naman, itong vertical, ito yung fields. Ito siya. Ito yung mga fields. Ngayon kung itong bawat fields ay may kanya-kanyang data types. Makita natin dito sa either dito tayo pupunta, home, then view. Pwede natin diretso view. Right click, then design view. So ito siya. Ito ang ating fields. At ito naman yung data types. So, itong data types, again, mayroon tayong 12 uri ng data types. So, na-discuss na natin sa previous topics natin. So, ito yung mga data types. So, ngayon, ito na yung nagawa natin ng mga data. Tulad dito, ito yung tinatawag na hyperlink data types. Pag once ay lalagay mo to, ito, automatic siya mag directly magbubukas ng yung channel or video URL pag was na siya. No need na punta ka pa ng browser para i-type dun yung video. So ito na guys yung video na yung kiniklik natin dito. Pag once na i-click natin itong katulad dito, ito siya. Pag once i-click natin to, automatic siya pupunta na dun sa specific video link or video URL. Hindi ko muna kailangan ito. So, ito yung nagawa natin na tables. Ngayon, ang gagawin natin, gagawa tayo ng form, which is our user interface. So, dito natin, lahat ng entries, ito yung gagamitin natin, yung form. Actually, sa form, mayroon mabilisan na paggawa ng form. Kaya lang, hindi siya, kung gusto mong i-customize, so dapat dun tayo sa, anyway, tutunan ko kayo ng manual. Sa ngayon, gusto ko lang pakita sa inyo na, pero hindi ko talaga na-advise na ito yung gagamitin nyo na yung auto, redirect siya, nagawa ng form. Hindi ko ito yung na-advise kasi lalo na baguhan pa kayo, so mahirap tumalun. Maganda talaga yung basic, at least kung may makalimutan ka, babalikan mo lang yung basic. Whereas kung tatalon ka kaagad, so mahirap tatalon ka tapos hindi mo naintindihan ano talaga yung pinaka-basic nito. Ito yung para sa mabilisan. Ngayon, ang gusto kong pagbabahagi ko sa inyo, yung paggawa ng form na yung hindi mabilisan na
sa Bisaya pa hinahinay, pero kanunay. So dahan-dahan lang tayo, at least sigurado. So ngayon ang gagawin natin, punta tayo sa create, then ito yung pipili natin, form design. Pag-click natin ang form design, ito siya, blank form na siya. Ito siya. Ngayon, dapat kaugalian natin na i-save after pag-create nito, i-ano natin ang save. So, since ang ano natin nito, dito natin nalagay yung mga records, ito yung interest natin for our records. So, lagay natin itong pangalan ng FRM, meaning form records. Yan, records. Ngayon, meron tayong records. So, ngayon, tingnan nyo guys, FRM records siya. So, parang hindi siya, ano, maganda siya. Tingnan. So, ngayon, pwede natin yan palitan sa pamamagitan o dito natin palitan sa caption. So, ito siya. So, papalitan natin itong form records para mas malinis tingnan. Ito kasi dito nagkadikit siya tapos FRM. So, ito yung ano, ito lang yung ano natin na pangalan lang ng form, pero pwede natin yan palitan na para makita dito sa tag view, makikita natin yung ano niya. Lagyan natin dito ng record details. O yan. Para pag natin, ngayon natin, ito na siya, tingnan nyo guys. Record details. Ngayon ang gagawin natin, since nawala pa tayong ano dito, wala pa tayong data. Kasi nga walang katulad ng ginawa natin dati, pag once an automatic siya, diretso natin form, automatic siya magkaroon ng data dito siya. Dahil meron siyang nag-generate kagad siya ng source yung ito siya. Nag-generate kagad siya ng record source dito siya. So ngayon, gusto ko lang i-manual natin para mas lalong maintindihan nyo. So ngayon, itong form na to is blank. So wala pa tayong data o record source. So ang gagawin natin dito, meron nakalagay dito record source. So pag i-ano natin yung drop down, mayroong lahat ng tables, pag once meron tayong tables, automatic lalabas dito tables, o kung meron din tayong query, lalabas din yung query. Actually guys, yung una na pinag-usapan natin yung tungkol sa elements ng ano ng Microsoft Access, yung tables, query, forms, and reports, yung apat na basic na elements. Number 2 after table ay yung query. So bakit ako pumunta dito sa form directs? Actually, maintindihan nyo guys, bakit ko dito ako sa form diretso agad. I-explain ko later kung paano, bakit dito tayo sa forms. Kasi ang yun nga, sinasabi ko, yung tables, yung data storage natin, at saka yung interest natin o yung mga ano, user interface, itong form, dito natin lahat gagawin yung mga interest natin. Automatically, nagsisave dun sa ating tables. Whereas yung ano, query, yun lang yung isa na gusto natin inquire kung or review yung gusto natin na ano, data, specific data through query. So ngayon, since ang ating pinag-usapan ay yung paano pag-enter ng data, so dito muna tayo sa kaya ito yung sinunod ko yung form. Ngayon
since ito ay records details form, so ang pipili natin itong PBL records. So ngayon, so wala pa tayong makita dyan. Kahit may meron na tayong ano, ang nilagay lang natin yung record source. So meaning doon tayo kukuha ng ating mga data dito sa table. Ngayon, ang data naman natin ay andun sa loob ng ating mga fields. Ito siya. So ngayon, ang gagawin natin, kukunin natin yung mga fields natin at ilagay natin dito para makikita natin yung data natin. Okay, let's start. Ngayon, ang dito tayo i-select nito guys. Ito siya. Ito, corner. Din punta kayo sa design. Ngayon, pagpunta ninyo sa design, makikita nyo dito mayroong dalawang add existing fields at saka yung property sheet. Yung property sheet na to, ito yung properties ng ating form. Ito siya. Ay, i-explain ko guys slightly yung mga ano dito, yung pinaka ano dito, pinaka basic na ano. Pero sa ngayon, ilalagyan muna natin ito ng mga fields para ma-view natin yung ating mga entries. So, again, punta tayo sa design at saka dito tayo sa add existing fields. So, meaning ito siya, ang row source na record source natin is tables. Ngayon, makita natin ito sa design dito sa existing fields, yung lahat ng fields. Ito siya mga fields yan. Existing fields na andito sa ating record source which is TBL records. Ngayon, hihilain natin itong isa. Ito siya. Dito natin ilagay. Dito natin ilagay. So ngayon, depende na sa inyo kung ano yung, kung saan ninyo ilagay. So ito yung blank form. So titingnan natin, home, then view. Meron na siyang automatic na ID kasi nga ito siya 1. Ito siya ang nakita natin ito. Ngayon, lalagyan natin ng title. So pag i-drag natin itong title, pag ipakita natin, pag i-view natin, ito siya, click na view. Ayan na, meron na siya title. So ngayon, i-adjust natin. I-adjust natin itong size ng ito guys, ito pala ang tinatawag natin na text box. Ito siya. Magkaroon siya ng text box. Itong sa loob ng text box naman, ito siya. Ito yung ating fields. Ito siya. Ngayon, para unti-unti natin itong iayos siya. Iayos natin siya. Select dito. Ang gagawin nyo guys, para ano, ito siya. I-select nyo ito, tapos pipindutin nyo yung control. I-select nyo na naman itong isa while naka-press yung control. Then, tingnan nyo guys, naka-orange siya. Punta lang yung pag basta i ano niyo dito niyo yung cursor, i right click niyo lang, then mayroong nakalagay dito align, select niyo yung left, so automatic siya nagka ano. Ngayon hindi siya pantay, so ang gagawin niyo i highlight niyo lang yung dalawa,
din pag mas may nakita kayong para siyang cross na block, i-right click nyo lang, then punta kayo sa size na naman. Kanina align, ngayon sa size, kasi ang gusto natin na ano, na magkapareho sila ng size nito sa IP para mas mabilis tingnan. Right click nyo lang, tapos size, then i-select nyo yung widest. Widest kasi mas ano, kasi pag ipareho natin ito sa taas, hindi ba makikita yun. Ngayon ang gagawin natin, right click, then punta kayo sa size, then widest. So, ayan na. Ngayon, ito naman hindi sila pantay. So, ang gagawin nyo, katulad ng ginawa natin kanina, i-highlight nyo lang to, tapos right click, punta kayo sa align, then left. Yan. So, pantay na sila. Tingnan nyo guys. Ayan. Kita na. Meron na tayong ID at saka itong my video title. So, ito na yung video title. So, ngayon, punta na naman tayo sa design. Punta tayo sa add existing. Then, punta tayo sa description. Then, i-click nyo itong description dito. So, nagtaka kayo bakit ito siya malaki at ito siya maliit. Ba't biglang lumaki yung ano niya, yung row niya? Kasi katulad ng sinabi ko, ito siya, ito yung tinatawag mga text box. Kaya lang, yung loob nito, yan ang tinatawag nating field. So, ngayon, itong title, kaya maliit siya, kasi yung field data types natin, again, yung sa loob ng field ay tinatawag na data types. Ngayon, puntahan natin itong title. Kung mapapansin nyo, yung title ay nakalagay yung data types na short text, meaning limited lang ito from 1 to 255 characters. Whereas, ito, itong description na to, nakita nyo guys, itong description nito, ito yung field natin. Pero yung data types na ginamit natin ay long text. Itong long text. Long text, ang limit nito ay aabot sa 65,536 characters. So, ano siya? Malaki ang pwede mong i-enter dito. Yung dito sa description na which is ang ating data types ay long. So, ngayon, i-arrange na natin ito. Right click, then left. Again, right click, then size na naman, then widest. So, yun. Kaya, actually, pwede natin pag ano, pero ayaw ko kayong turuan na maging tamad. Mas maganda talaga yung isa-isa. Parang mas lalong, the more na unti-unti yung nalalaman, the more na quality yung ginagawa nyo. Kasi mahirap pag after all, nagbibilis ka nga, pero hindi naman malinis yung ano, babalik ka rin. So, sayang yung pagod mo, paulit-ulit. So, ngayon, ang ano natin na, gusto kong yung unti-unti yung paggawa natin para mas malinis. So, ngayon, ito, gusto kong pantayin natin. Again, pag gusto nyo yung i-align siya, punta ka lang tayo dito, highlight nyo lang diyan, then right-click, then align left. Ayan. Kung gusto nyo dito sa right, yun, ganun din. Straightforward, right. So, right din. Kung gusto nyo yung top siya. Pero ngayon, ang ano natin, since na nag-ano tayo sa vertical. So, alis natin to, align natin sa left. So, malinis na siya. Andito na yung ano natin. So, meaning since ito aabot ng 65,536, kahit gaano kahaba dito, as long as na hindi siya nalagpas ng 65. So, yung 65,000 sa huge words, ang paragraph na pwede natin isunod. So, ngayon, dito naman tayo sa category. I-drag natin to. Ngayon, nagkakaroon siya ng drop-down o combo box. Bakit sinasabi na combo box? Kasi, ito, combo means
ano siya, not only one, pero meron siyang more than one. So meaning combo, andyan na siya lahat ng option. Ito siya, combo. Ayun. Ito yung mga kategori natin, ginagamitan natin ng, naalala nyo guys dito sa, ano, dito sa table natin. Ito siya, category. So, ginagamitan natin ng lookup wizard, which is ito, ang source ay galing dito, category. Tingnan nyo guys, 7, up to 7. Ngayon, kung titingnan nyo dito sa lookup, since ginamitan natin ng lookup wizard, makita nyo dito sa lookup wizard. So, andito siya. Ito yung raw source niya. So, kung titingnan nyo sa loob, andyan na yung table itself na field. Ayan, andyan na yung stand to 7. So, yan yung loob ng ating category. So, ngayon, again, align natin. Same process para unti-unti natin align. Then, ano natin, para pareho yung wave niya. So, ngayon, ito na siya. Ito yung tinatawag na combo box. Combo box, at ito yung ating drop down option, which is yan natin yung ano yung option natin na related dun sa related category dun sa ano natin video. Sa yung hindi pa nakasubaybay, I prefer na magsimula kayo dun sa series number 1 para mas lalong maintindihan nyo yung topics natin. Kasi kung dito kayo magsimula sa gitna, so hindi malilito talaga kayo kung saan to. Dun sa previous natin ng mga topics series, dun inaisa-isa natin at napunta na tayo dito. Then, Bisaya talaga, date daw. Date created. Yan. Drag lang natin. Ito siya. Yan. Again. Ipilisan ko lang. Para hindi kayo antokin. Basta alam niyo na kung paano yung ginawa din. Size. Widest. So, ito guys. Kayo ng ano, kung anong gusto niyo mas maganda sa iyo sa pagtingnan. Pero as of now, gusto ko lang i-emphasize kung paano yung proseso ng paggawa ng form and paano i-insert natin yung ating mga fields. So, masyadong malaki ito siya. Ito guys, puntahan lang natin to kasi kanina hindi siya nag although yung ano natin, yung ito ang tawag nito again. Ito yung tinatawag natin na text box. O siya, ito yung tinatawag na combo box. At ito naman ay text box, which is yung ano natin, field natin is yung date created. Itong video na to kung paano natin. So ngayon, since itong data types nito ay date, ito siya. Yung data types nito ay date created is date and time. So, andito yung pizza. Kung i-ano natin, home, then view, dito siya yung selection. So, pwede nating piliin kung kailan natin ito ginawa. Kung ngayon lang ginawa, pindutin niya yung today, automatic siya. So, ito na yun. Ngayon, gusto kong i-align ito na rin sa left. So, gawin natin. Punta lang tayo dito. Punta lang dito, highlight natin itong lahat. So, dito tayo. Then, dito tayo sa text align. Ito siya. Then, gawin natin ng left. Kasi yung, ano niya, yung default niya ay general. So, pag i-click natin ito guys, view natin, automatic, dito na siya sa left side. Ngayon, dito na naman tayo sa attached video. Ayan. Okay, next.
feel ito yung aspect. Dito naka-attach yung ating video. So, tingnan natin. Ayan yung video natin. Pag once na i-double click natin ito, automatic lalabas siya yung option. Either kung gusto mong dagdagan additional attachment, click mo lang yung add, then i-add mo yung mga videos mo, or then pwede mo rin tanggalin, or pwede rin natin buksan. So sa ngayon guys, dito muna tayo mag-focus sa add, open and remove. Okay, straightforward. Tatanggal, of course, tatanggalin niyo yung video, papalitan niyo kung ano yung specific video na according sa description or title ng video. So ngayon, pwede natin to i-open. So click yung open, automatic na siya magbubuksan niya yung video natin. Tingnan nyo guys, medyo mabilis lang tong laptop ko, kaya hindi kagad nagbubukas. Advance kasi ito guys. Ayon. So ito yung laman ng ating yan. Ito yung laman. Ayan. Ayon, nagsalita ang aking kambal. So ito siya. So, ito yung ating pwede. Ayon, dito naman tayo sa ito siya. Katulad ng sinabi ko, para ano, align lang natin, then alignment left, then para magkapareho siya ng size, yung width niya, size, then widest. Yan siya. Then para magka align din yung ano niya, i-select niyo lahat, then right click, then align, then left. So andyan na lahat, naka-align na siya. Yan. Ito yung kung kailan mo pinost yung video mo, then yan mo lang, select mo yun. Kaya bakit nagtaka kayo guys dun sa tumalon dito na series, kaya bakit ito yung nilagay ko na data, kasi ang ginagawa natin na database ay tungkol sa My Channel Video Archives. So ito ang ano, magagamit din natin to kasi para matrack natin yung mga ano natin, yung mga videos natin. Pwede niyo magamit to after sa series na to, magagamit yun to guys. Kayo mismo ang gumawa sa sarili niyong database. Ito siya. Yung lahat ng mga videos andito yung ano mo. So kumbaga i-review mo lang dito kahit wala kang internet, makikita mo yung mga ano mo, mga videos mo, yung title. Para gusto mo lang makita, baka sa dami ng video mo, hindi mo na malalaman kung ito na kaya ay nagdubli na, lalo na sa mayroong kang tutorial about cooking. So naggumawa ka na natin ng adobo, baka dahil sa dami ng mga ano mo, nagdubli na yung adobo mo. So ito yung na makakatulong sa ating guys to track our videos. Again, ito siya, naka-form view siya. Ito yung, pag once na naka-form view, ang makikita natin dito ay ito yung ating data entries. Ito siya. Pag once na naka-form view. Then ngayon, i-right click natin to, design view. So, pag once naka-design view na siya, ito siya, naging, ito siya yung text box natin, combo box, text box. Then ito siyang description, ito yung mga ating fields. Ngayon, punta tayo dito sa video URL. Yun. Again, same process. Since ito hindi na tayo, natin, kahit hindi nyo na i-highlight lahat, kahit itong isa lang, right click, then align left, di para pareho yung width niya, right click, again, then dito tayo sa size, then widest. Again, dito siya. Or itong isa lang. Right click, then align, then left.
So andito na yung video URL natin. Katulad ng sinasabi ko, ang purpose nitong ito, adjust natin yung ating text box. Yun. Ito take all the text text box to, pero yung ating data types na nilagay ay link, hyperlink. Again, home, then view. Ito yung ating URL. Tingnan nyo guys. Pag once na mayroon siya naka-hyperlink, naka-link na siya dun sa YouTube. Tingnan nyo guys. So ngayon, kung gusto nyo yung i-review yung ano nyo, directly, kung gusto nyo i-review yung video nyo, hindi ka na, kahit hindi ka na pupunta directly dun sa ano mo, dito pa lang, i-click mo lang ito. Siya. Automatic, dadalhin ka na sa yung pala, ay palasyo. Dadalhin ka na sa yung video. Yun. May lumabas ng mga notification sa aking mga kabahagi. Wow, si post naman. Yun. Dito na yan. At ang daming notification. Kasi ako guys, pag once na nag-subscribe ako sa ating mga kapanali, i-ano ko talaga sila. I-ano ko talaga yung notification bell para na simple ano namang silbi na mag-subscribe tayo tapos hindi natin tinitingnan din yung mga post nila. So, useless. Kaya nga ang actually yung pinaka main thing dito na hindi lang yung nag for our own enjoyment. So, ang maganda rin na ano dito sa ating pag-YouTube ay magkaroon tayo ng ugnayan bilang mga Pilipino. Ito yung avenue na hindi man tayo magkakilala personally, pero sa pamamagitan ng YouTube, naging close tayo. Regardless kung ano man yung katayuan natin o ano man yung o katayuan natin sa buhay, ikaw ba engineer, doktor, o labor, or ano, hindi na yun hindi na yun yung balakid o wala nang balakid sa pamamagitan ng YouTube na to, which is marami tayo ngayon na mga nag-YouTube. So ito yung actually ito yung pinakamahalaga na magi-gain natin sa pag-YouTube natin, yung magkaroon ng ugnayan yung bawat Pilipino sa buong mundo. Okay guys, nag-adlib pa si Kamayo ako para madagdagan yung minuto ng video niya. Okay guys, proceed tayo guys. Baka saan tayo yung purgatory yung mapunta. Okay. So ito yung ating video URL. Right click natin, design view. At dito na tayo sa status. Click natin yung status. Oh. Okay, yan natin. Align natin. Then right click, size, the same size, widest, then align, align, then align, then left. Ngayon guys, magtaka kayo, bakit ito pareho lang ng category? Kasi katulad ng sinabi ko, dun kasi sa ano, dito kasi sa lookup wizard, may dalawa siyang ano, option to look up. Ito yung ginagamit natin to look up the field from category. At ito naman yung kung gusto nating i-manually ita-type natin yung ating option. Yan, manually ita-type mo dito, yun yung maging option natin. Either, ayan, katulad ng status or gender, pwede mo lagyan male or female. Yun, kasi ito siya, yung male and female, yun talaga, constant na yan. Pero again, hindi natin alam, baka may pangatlo na. Uma-approve yung Suji P. With respect sa ating mga kaibigan at kababayan na nasa ano yun, nakalimutan ko tuloy yun. Sige. Baka marami pong mag-aalit sa akin. So yun ang bakit naging dalawa. So ito siya ngayon. Kung titingnan nyo, dito, view, mayroon tayong uploaded or for upload. So, ito yung palatandaan natin ng status ng ating video. Kasi minsan,
gusto mong pagpalipasin muna, hindi mo muna i-upload. So the best na ano na gawin natin ay mayroon tayong option para halimbawa kung sa isa sa buong araw na yun lima yung nagawa mong videos, so para hindi ka ma-confuse kung alin yung na-download mo na or na ano, so lagyan mo siya ng status either uploaded or so ito siya. So guys, ito malaking purpose din to, itong status na to. So pwede natin itong i-apply dun sa ano natin, sa query, which is sa susunod na pag-usapan natin for the next series. So ngayon, as of now, ito muna natin ang pag-usapan. Dito tayo mag-focus sa form. So ito na guys, kumpleto na yung ano natin. Andito na lahat ng fields. Ito na siya. Tingnan nyo guys sa baba. Meron ditong 1 of 3. So meaning, dito tingnan natin yung ating records, meron tayong tatlo. Tatlong records. 1, 2, 3. Kaya makita nyo din dito sa ano niya, sa records is 1 of 3. Meaning, andito tayo sa number 1. Then, select nyo guys itong navigation nito. Click nyo lang yung next. Ayun. Nasa number 2 na tayo. Kung click natin itong pinaka-dulo, itong last, ayun. Meron tayong sa pinaka-dulo. Ngayon, isa-isahin natin ang ano, yung pinaka-importante. Which is, dito na tayo, pinakamahalaga siya na kailanganin natin sa ating forms. So, right-click natin. Kung tingnan nyo guys, ang nakita is fields. Andito, kasi andito tayo sa fields, kaya ang lalabas fields. Ang gagawin natin, either punta tayo dito sa design view, then punta tayo sa property sheet. Yung property sheet, pag once i-click natin yung property sheet na to, ito yung property ng ating form. Ito siya. So halimbawa, andito tayo nakalagay sa, ito yung dito tayo sa design view kanina, ito yung lumalabas. So ngayon, pwede hindi na tayo pupunta dito. Punta lang tayo dito, ito siya, itong sa corner na to. I-double click nyo lang, automatic pupunta kayo sa properties. Double click nyo to, andyan na tayo sa form properties. So ngayon, tingnan nyo, meron tayong view. So ang default view sa form is single form. So pag ang niya view niya, ito yung single form. At punta tayo dito sa continuous form. Pag i-select natin yung continuous form, automatic siya nagko-continue siya. Tingnan yung guys, continuous form siya. Ayun na, nagko-continue siya. So which is not advisable for data index. It ngayon, dito tayo sa pangalawang view, data sheet view. Punta natin yung data sheet view. Yun siya, para siyang para pwede rin tayo mag-entry ng ganito. Kaya lang, ang disadvantage dito, while nag-entry tayo, kailangan pa tayong magpupunta dito. Yan, ilang yung scroll bar. So, hindi. Yan. Pero ito yung data sheet view. Again, pag nakaganyan na kayo, punta kayo sa home para babalik kayo, then view, select nyo itong drop down, then select design view. Ayan. Minsan guys, pag nagtaka kayo na nakatago yan, kahit gaano pang click yung hindi lang lalabas. Tingnan nyo lang dito sa gilid, then pag nakita kayo karo, i-drag nyo lang. So ngayon, dito tayo sa split view. Split view. Pag home, tingnan nyo guys, pag once na i-select nyo to, nagkaroon siya ng split view. Ayun, no? Andun yung tables, andun yung form. So, baba nag-split siya. Right click, din balikan natin. Itong split view na to, tingnan nyo guys, andito siya sa ibabaw yung ano,
yung form, yung details, yung records, ito yung form, andito siya sa ibabaw. Bakit nagganyan? Kasi nga, dito sa split form, meron dito, tingnan natin dito, bakit nagganyan. Pwede natin i-adjust dito. Ito siya, split form orientation. So, dahil ito nakalagay data sheet on top, slide ko lang guys, actually ito hindi ko ano ano ko lang sa iyo sa inyo explain to lang kasi ito although this intermediate na to na ano, gusto ko lang i overview sa inyo yung forms kung gaano ka flexible ang form. So meron ding button, pag ilagay natin ang button, ngayon nasa baba na naman ang data sheet niya. Paglagay din natin ng, of course, data sheet on left, pupunta naman ang data sheet dito sa left. O yan, naghiwalay na sila. Yan. At dito naman sa right, pupunta siya dito ang ating data sheet. Ayan, guys. Yun yung... So, sa ngayon, dito tayo sa... Ito yung, ano talaga, sa single form. Ito yung... So, ngayon guys, napansin nyo na... Hindi siya nag, minsan kasi sa application, pag double click natin, automatic, nagpa-pop up siya. So nakita nyo guys, hindi siya nagpa-pop up. Naka ano lang, although nagbubukas siya, pero naka ano lang siya. Hindi siya naka default view, naka ano lang siya, form view. So ngayon, ang gagawin natin para medyo maganda tingnan, lalo na sa baguhan, parang amaze kayo. Paano yun? Ang gagawin natin, dito tayo sa other. Tingnan nyo guys, pop up. Kasi naka-no siya. Pag once i-select natin yung yes, tingnan nyo guys ang mangyayari. Again, para ulitin natin, naka-no siya yung pop up. Hindi siya nagpa-pop up kasi no nga. O yan. Pero kung gusto nyo yung i-pop up siya, tingnan nyo na. Yes, tingnan nyo guys. Oops. Ayun, ayan na, nagpa-pop up na siya. Diba? Mas maganda tingnan. Ayun. Right click natin. So tingnan nyo guys, pag once na i-view natin, nagpa-pop up siya. Kaya lang, hindi siya na sa center. Mas maganda talaga yung center. Ngayon, gusto kung i-center, dito natin ilagay sa gitna. Pag once na nagpa-pop up siya, hindi siya dito sa gilid, pupunta siya sa gitna. So, ang gagawin natin, so guys, ito na nakano na siya, nagpa-pop up. Saka na tayo punta sa modal. And so, ngayon, ano lang natin yung basic na magamit natin. Yung, kasi, pag once na makomplete na natin yun, maipaliwanag ko na sa inyo yung ano, kung paano yung complete nito na ano, mas maganda tingnan. So, pupunta na tayo dyan sa mga other details. So, sa ngayon, pupunta natin. Again, pag i-review natin, automatic siya sa gilid. So, gusto kong i-center natin. So, ang gagawin nyo guys, tingnan nyo guys kung mayroon siyang naka-square na black. So, ibig sabihin, andito tayo sa properties ng format. So, punta tayo sa format. Din punta tayo dito sa auto center. Yan. Itong auto center na to, gawin yung yes. Yan. Tingnan nyo guys. Pag once na yan natin, home, pag view, lock, punta siya ng center. I-close natin para ma-emphasize natin. Pag once na i-click natin dito, automatic siya sa center. So, again, gusto ko lang i-ano na kung mayroon ba talagang pagkakaiba. Kaya tayo na tayo ng no muna. Ayan, pag-click natin, ayan siya nasa sa gilid siya. Pero pag once na pagpalitan natin yun ng yes, yan, yes, close, double click natin, ayan na, nasa gilid na siya. So guys, hanggang dito muna tayo. Ipagpatuloy natin ito sa itong form. Pagawa natin kasi mahaba-haba pa to para hindi kayo antukin. So kailangan muna natin mag-exercise.
galaw-galaw para hindi ma-stroke. So dito muna tayo pansamantalang magtatapos para sa ating pagpapatuloy ng paggawa ng form. So hanggang sa muli, God bless to all. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa akin. Again, sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, huwag na kayong mag-atubili. Pindutin nyo na yung pula dyan at subaybayan ako. Maraming salamat. Once again, God bless to all.